Muli na dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang naman na kung saan gagawin nga natin to. Ito yung papakita natin dito kung paano natin gawin tong ganitong pamamaraan. Ito yung mga sinaunang panahon dahil tayo nahihirapan kalasin. Gagamitan natin siya ng apoy. Dito sa rim na to para aapuyan natin yung ibabaw. Yan, pinatong na. Sa sobrang kunat niya ng sinsiling, gawa ng sobrang tagal na niya ng na-stock, gawa ng ito nga, gato-gato na siya. Kaya gagamitan na lang natin siya ng pangamaraan. Wow! Yun. Nakaposisyon na. Ngayon, mag-prepare na tayo siguro ng panggatong. Magpipit muna yung yero. Kasi pampapailalim natin yung sa para yun rin hindi nanilagay niya na. Iaarin silip. Masaksyan nyo mamaya kung paano siya malaglag na hindi gano'ng mahihirapan. Tuloy-tuloy yung kanyang pagtapos. Wow! Yan, ang pinakang purpose talaga yan sa pinong rim. Hindi masunog na. Yan, nakalagay na mga lahat na. Ito yung ginagawa ay huwag sanang gagayain to ng mga bata. Ito yung ginagawa ng mga marurunong at may alam dito sa ating mga ginagawa na to. Ito yung simple-simple lang naman. Kaya sa inyong lahat, bawal ko sa mga bata. Ang galing! Ang galing! Shoutout sa inyo lahat! Ito'y pangkaraniwang ginagawa talaga to. Lalo-lalo ng mga nungunang panahon. Siguro, matagal nga yung proseso pa niyan. Pero, ayan, kusa nga siyang, dahil sa init niya, ng rim na yan, kusa siyang kakalas yung pinanggulong niya. Ito'y ginagawa to nung kapanahonan. At kailangan pala nito, pag ginawa mo to, kailangan nasa malawak kang lugar. Hindi pwedeng kailangan sa mga malalapit na dikit-dikit na bahay. Kaya kailangan sa nandun sa pag-iingat at pinabantayan nga yung ginagawa ang ganito. Ayan, tuloy-tuloy na tayo sa pagpapapoy. Ayan, malakas na yung apoy. Wow! Pero ito yung binabantayan natin. Ayan ang lalagay natin. Ayan, parparis na sila mga apoy. Makikita natin ito unti-unti siyang kakalas. Ayan, kumukulo na yung tubig. Ayan, ito medyo umangat na. Wow! Siguro hindi lalayo yung 30 minutes, maaari na siyang bumagsak na. Siguro nasa 5 minuto pa lang tayo ngayon. May posibilidad din lang may bumagsak na dito. Ayan, sa ngayon lalagyan na ng tubig yung paligid para hindi maapektuhan din yung gulong na masunog. Yan ang pinakang purpose din nun. At makikita natin kung gaano na siya kumukulo. Mamaya makikita na natin yan at kumukulo-kulo yan. Lahat yan lalagyan na natin. Itong ating ginagawa ay base lang to sa ating karanasan at naranasan. Ito yung ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito yung ibabahagi lang natin yung ating kaalaman. Kaya hindi natin pagdadabot to para doon sa mga nagmamadali rin magumawa nito at para matutunan din ng karamihan. Yan ang kaalagaan itong ating ginagawa kaya natin ipapakita to. Kinasaludohan kita. Hey! Ayan, tulad nga yan, kulong na ng kulo. Ito'y malapit na itong bumagsak na. Ayan, umaangat pa siya ng umaangat. Makikita naman natin. Ang pinakang purpose naman ng tubig na yon, hindi masunog yung gulong niya. Maaaring pumadulas din nung ating ginagawa. Ang lagay na ni Totoy Mola ng ating ginagawa. Siguro mga tumatakbo na siya ng 7 minutes yung ating ginagawa. Siguro tumatakbo na ng 10 minuto. Pero may mga improvement nang nangyayari gawa ng umaangat na sa rim niya. 12 minutes na. Ayan, lumalalim yung buwan niya. Bumababa ng kusa. At abangan niyo mamaya, kusa itong puputok din. Natutunog itong bigla pag galima palaglag na. Muli itong ating ginagawa, paalala sa lahat ay kailangan nito ay sa maluwag na lugar at hindi pwede itong gawin ng mga bata. Ito'y ginagawa ng mga eksperto, lalong-lalo na yung mga gumagawa na nga ng mga gulong to. Ito'y nagbibigay ng babala si Mr. Peps dito sa ating ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang naman. Ayan, tumatakbo na siguro tayo ng 15 minutes ang ating ginagawa. Ano lang siguro natin, siguro pinakamalayo na nga nito yung isang oras. 30 minutes to 1 hour. Ito'y kusang kakalas na. Pang-apat na natin karga ng tubig. Wow! Malamang magsasabay-sabay na rin to.
gumagawa tayo ng mga eksena kailangan nandun yung siguridad natin na ginagawa sa buhay. Tulad nga dito, mayroon tayo ganito para kung sakasakali man mag-abirya, panali natin sila ngayon pula, yung apoy na yan. Pero hindi naman siguro gawa ng kailangan nga unang-una malawak yung lugar na pinagsusunugan at dahan-dahan din lang naman. Ayan, ito nga nang umangat na. Pagting sundot na lang, mangyayari na. Ayun, yun, malapit na nga siya. Hindi na siya lumagabong na. Tulad nga nga ng sinasabi natin, siguro mga 15 minutes, nangyari na tong isa. 15 to 16 minutes, nangyari na. Ganun na lang kabilis. At ito siguro yung iba, wag na natin sugutin. Tingnan na lang natin na kusa siyang babagsak. So, ito kusa na rin siyang iiwalay. Kaunti-kaunti na rin lang to. Isang pababa ng pababa. Pero kung siguro susundutin na, napakabilis na yung bumaba, yun nga lang gusto natin masaksihan na hindi na susundutin. Ito yung mga madali lang talagang pangamaraan, lalo-lalo siguro. Kahit malaki pa dito yung angin yung gagawin, siguro magagawa ninyo ng mabilis. Kasi kung hindi mo gagamitan nga ng ganito, aabutin ka maghapon tong apat na to, baka hindi mo pa magawa. Kung sisinsilin mo lang ng sisinsilin, nangalay na yung braso mo, naupod na yung sinsil, hindi mo pa siya nagagawa. Pero itong ganitong pangamaraan, antayin mo lang siya ng antayin, siya ay kusang lalambot. Bakal kasi iinit, kaya siya hihiwala yung gulong niya. Wow! Ayun, pinakang dahilan talaga doon. Ayan, kailangan alisin muna natin yan para matanggal na yung pinakang ring niya. Yun, puro tumatakbo na siya ng 18 minutes. Hindi pa rin na dadali. Yung kanina 16 minutes, lumaglag na. Nasa 20 minutes na tayo. Yung gulong niya, hindi siya naapektuhan kasi nilagyan nga natin siya ng tubig. Yan ang pinakang purpose naman ng tubig na yun. 22 minutes. Ayan, kusang-kusa na siyang gumagalaw. Wow! Ayan, makikita na natin kung kaano talaga yung mangyayari na sa ginagawa natin na to. Ayan, tulad nga na, pababa na siya ng pababa. Pababa na siya ng pababa. Ayan, paluwag na siya ng paluwag. Ayan, bumaba na siya. Yun, nalaglag na siyang kusa. Kuha natin ng 25 minutes ba yung pangalawa? Yun, tumutunog na siya. Ayan, malapit na siya, malapit. Uy, yun, lumagabong na siya. Malapit na itong bumagsak. O yun, sa kanyang papatayin na natin yung apoy dahil bumagsak na silang lahat. Nakuha natin ng 32 minutes yun. Ayan, ito na nga yung pang-apat natin ginawa. Wow! Ayan, double purpose. Yung ginamit dito, pinansunog. Hindi na rin gamitin panluto, panguling. Ayan, wow! Tulad na yan. Mayroon na siya panluto ng kanyang sinaing ulam. Ayun, tinatanggal-tanggal na. Ayan, dahil muli nang tanggalin yung lock gawa nang dun sa maininit nga yung gulong niya. Ayun. At nagbabantay naman si Buring. Wow! Ayan si Buring, napakagwapo rin. Itsura pa lang talaga yung napakagwapo na niya. May awig siya rito sa gumagawa na to. Ayan, ito yung mga simple lang yung mga gagawin ganito. Simple lang naman. Una, sinot muna yung pito. At ibinaba ng ibinaba, paunti ng paunti. At paunti na paunti kayo, may isi-isi lang. Maning-mani lang sa kanila yung ganitong ginagawa. Ito yung mga nag-abroad na to. Ito yung mga nagtrabaho na sa Saudi. Wow! Isa naman sa Japan. Wow! Easy rin niya na ilalagay niya.
Magawa rin tayo ng ganito nung kapanahon natin. Lalong-lalo na kasalukuyan, kaya-kaya pa rin naman natin. Yan, ilalagay na niya. At easy-easy lang. Yun, ayun. Ayun na yung kinakalak niya. Ito yung murang-mura lang to. Bago nito. Kaya kung sa may nais, sino man may nais nito. Ito yung available sa ating kay GMD Jeter Supply, kay Mr. Pops. PM na lang kayo. Ito yung pangalawa. Ayun, easy-easy ng pinasok. Oh. Nang pa-easy-easy lang. Yun. Pinasok agad. Parang hindi na siya virgin. Kumbaga sa babaeng kwan. Nagtrabaho na sa Maynila. Ano yung pangalawang nilalagay na yung pinakangarin niya? Konting pok lang, ayos na. Ang bigas-bigas na. Yun yung pinakanlock niya talaga. Pinakamaliit na lang. Yun talaga yung magkukan doon. Kailangan mayroon talaga yan yan. Kasi easy lang. Muli maraming salamat nga pala sa viewers natin dyan at subscriber natin dyan na hindi sila nagsasawa sa ating mga video. At sa may mga nais na magpagawa nito at sa naniniwala na ganun nga yung oras na nakonsumo lang natin dito. Maraming salamat sa inyo at sa mga hindi naman naniniwala, maaari kayong magpagawa nito kay Mr. Peps at pwede niyong bantayan at uurasan natin yung ating mga gagawin. Kaya sa inyong lahat, pagpalain sana tayo ng buong may kamal sa ating mga ginagawa at magagawa pa sa buhay. Shoutout sa inyong lahat. Ingat.